Hello, good afternoon sa lahat ng mga nakikinig, nanonood dito po sa ating SCB live stream. Nagpapasalamat po muli ako unang-una sa ating Panginoon, pangalawa sa ating pong mentor kay Pastor Wilbert at sa kanyang may bahay na si Pastora Jasmine sa privilege po na ipinagkaloob nila na para maging regular na pong bahagi dito pong ating live stream. At ganun din po kila Pastor Archie at sa kanyang may bahay sa kanila pong technical support para po maisakatuparan yung ganito pong nating gawain. So sa hapon na po ito, ang ating pong topic o ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatang kong The Fantastic Four, Crisis Reveals Who You Are. So saan po natin makikita ito? Ito po ay nasa Old Testament, sa Book of Daniel. Daniel chapter 1, verses 6 to 8. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were four of the young men chosen, all from the tribe of Judah. The chief official renamed them with these Babylonian names. Daniel was called Belteshazzar, Hananiah was called Shadrach, Mishael was called Meshach, Azariah was called Abednego. Who are the Fantastic Four? Daniel as Belteshazzar, Shadrach, Hananiah, Meshach, Mishael, Abednego, Azariah. They were young men from Judah's royal families who were part of the captives exiled to Babylon during King Nebuchadnezzar's reign. Sila po yung mga ilan sa mga kabataan po, no, na galing po sa mga noble families na in-exile po ni Haring Nebuchadnezzar nung nasako po niya ang Israel at dinala nga po sa kanyang kaharian. So what are their distinctions from the rest of the men? Ano po ba yung naging kaibahan nila doon sa ibang mga kabataang lalaki na kasama rin po nila? Una-una, they were healthier and better nourished in spite of not eating the food assigned by the king. Alam po natin yung utos ni Haring Nebuchadnezzar, pakainin po lahat yung mga kabataang lalaki. Kung ano po yung pagkain na sa hapag ng hari, pero they refused po na kainin yon. At nakita naman po yung kaibahan, mas malusog ang kanilang mga pangangatawan kesa doon sa mga ibang kabataan. Sabi po sa Daniel 1:11-15, Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. What are their distinctions from the rest of the men? Sila nga po ay mas malusog, no? Mas malakas. Pangalawa po, they had an unusual aptitude for learning the literature and science of the time. Meron po silang kakaibang katalinuhan, kakayahan para po pag-aralan, no, yung literature at yung siyensa ng mga panahon na yon. And Daniel was given the special ability in understanding the meaning of visions and dreams. He was the only one who was able to interpret the dream of King Nebuchadnezzar accurately. Diba, alam po natin na naginip po si Haring Nebuchadnezzar at gusto niyang malaman kung ano yung kahulugan, ano yung interpretation nun, at wala po makapagpaliwanag, pinatawag niya po lahat, di ba? Yung mga wise men, mga enchanters. Pero tanging nakapagbigay lang po ng kahulugan, pangunawa ay walang iba po kundi si Daniel sapagkat pinagkalooban po siya ng Diyos na kakaibang kaloob para po dito. Yeah, makikita po natin yan sa Daniel 2:27-28. Daniel replied, there are no wise men, enchanters, magicians, or fortune tellers who can tell the king such things. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he shown King Nebuchadnezzar what will happen in the future. Now I will tell you your dream and the visions you saw as you lay on your bed. So, because God's favor was upon them, they were chosen by the king to serve in the position of advisors. And later on, Daniel was promoted to a higher position. So, nandun po ang pabor ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya sila po ay napili ng hari maglingkod sa mataas na posisyon bilang mga advisor. At si Daniel po ay mas na-promote pa. Makita po natin, Daniel chapter 2, verse 48, then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him.
He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. And as requested by Daniel, his three friends were also promoted. Nandun po yan sa chapter 2, verse 49. Moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, Meshach, and Abednego administrators over the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court. Now, in spite of being captives by an enemy, they enjoyed special rights and privileges in the land where they are exiles. So kahit po sila, sabi natin mga exile, ano po sila ay mga, sabi natin mga bilanggo, no? Ay enjoy po nila yung mga special na mga privileges, mga karapatan dahil nga po andun ang favor ng Lord at sila nga po ay nag-excel kesa dun sa mga ibang kabataang lalaking kasama nila. Until two big crises happened, which put these four young men's faith and loyalty and obedience to test. Mayroon pong big nangyari na malaking dalawang crisis na kung saan doon po nasubo yung kanilang pananampalataya, yung kanilang katapatan, at yung kanilang pagsunod sa pakanilang Panginoon. Sabi nga po ni Pastor, na ating mentor, si Pastor Wilbur, in every level, there is a devil. Habang tayo daw po ay umaakit din ano, ng level sa ating pananampalataya, ay meron din pong kaaway na nag-aabang. Yan. Okay. Ano po yung unang test? The test of loyalty. Ayan, makikita po natin yan sa chapter 3. So because of pride, si King Nebuchadnezzar made a gold statue, 90 feet tall, and issued the decree that all of the people in his kingdom, including the captives, must bow down to worship and serve the statue. But these three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, refused and violated the king's decree, which put their lives into jeopardy. Makita po natin yan, dahil nga po sa pride, di ba? Si King Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng kanyang estatwa, 90 feet tall, kung saan utos niya, ang lahat po ay yuyuko doon po sa estatwa na yon. Pero itong tatlong magkakaibigan na nga po ito, Shadrach, Meshach, at Abednego, hindi po nila sinunod yung utos ng hari. So sabi po sa Daniel chapter 3, 13 to 16, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. And Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Now, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Yan. So because of their defiance and decision to remain loyal to their living God, their loyalty was put into a literal test of fire. Dahil doon sa pagsuway nila, ano po, doon sa batas na ginawa ng hari na yumuko, sumaba po doon sa gintong estatwa, at sa kanilang desisyon na manatiling tapat doon sa kanilang buhay na Diyos, nasubok po yung kanilang katapatan sa literal na pagsubok ng apoy. Okay, alam naman po natin, ang parusa, kapag hindi po sumama doon, ay ihahagis sa tugon. Okay. But what understanding characteristic of these three men will reveal by this crisis? Ano po ba yung mga natatanging katangian nila na naihayag po sa pamagitan po nitong crisis na ito? Okay, tingnan po natin. Una-una, their unwavering faith and trust to the living God. Sabi po sa Daniel chapter 3 verse 17, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it and He will deliver us from your majesty's hand. So makita po natin yung kanilang matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa kanilang Diyos na buhay. At yung pong sinabi nila doon sa hari, kung sakali man kami ay ihahagis doon sa pugo ng apoy,
ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay kayang-kaya kami iligtas dito at maging sa iyong mga kamay. Okay. So, makita po natin dito, they did not panic in spite of the fact that they will face a sure death penalty. Nung nabalitaan po nila yun, nung nalaman na po nila yun, na sila po ay ihahagis doon sa pagunang apoy dahil nga po sa pagsuway nila, hindi po sila nagpanic. No? Hindi po nila unang hinanap si Daniel para po makiusap para sa kanilang mga buhay. They did not seek Daniel and ask him to plead for their lives. Kasi alam po natin, mataas yung posisyon ni Daniel. No, although wala siya dito sa pangyayaring ito, no? So hindi po nila hinanap si Daniel para po sabihin na, "Uy, makiusap ka naman kay Hari, baka pwedeng ipakiusap mo na huwag kaming ihagi sa tubo na apoy." Instead, ano po ang kanilang ginawa? Their faith and trust were fixed and focused on the living God and His ability to rescue them from the fire and the hands of the king. So makita po natin yung kanilang pananampalataya at pagtitiwala ay naka-fix, no? Naka-focus lamang sa kanilang Diyos na buhay at sa kakayahan ng Diyos na ito para sila ay iligtas sa apoy at sa kamay ng hari. Ano po ba ang sabi sa atin ng Hebrews chapter 12 verse 2? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So let us always fix our eyes unto Jesus. Pangalawa po, their fearlessness and willingness to die for the sake of their faith and loyalty to the living God. Ano po ang sabi sa verse 18 in chapter 3? But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Makita po natin dito yung kanilang kawalan ng takot, no? At yung kanilang willingness na magbuwis ng buhay, alang-alang po sa kanilang pananampalataya at katapatan po sa Diyos na buhay. Hindi po sila takot na sila ay sunugin o mamatay, alang-alang po sa pananampalataya. Now, the author of the book of Hebrews in chapter 11 mentioned how some of the heroes of faith face tortures and death for the sake of their faith and the gospel. Makikita po natin yan pag sa aklat po ng Hebrews sa chapter 11, di ba, nandun po yung mga heroes of faith. At makita po natin doon sa bandang baba, di ba, yung mga nauna po sa atin na mga mananampalataya, no? Na talagang hinarap po nila ang matitinding parusa, persecution, torture, hanggang sa kamatayan, alang-alang lang po sa pagtatanggol sa kanilang pananampalataya at alang-alang po sa pangangaral ng mabuting balita. Now, kung nabasa niyo na po yung Pax's Book of Martyrs, no? The book, Pax's Book of Martyrs, is filled with true stories of how the apostles and disciples of Christ and the early gospel propagator suffered horrible deaths for the sake of God's kingdom. Kung nabasa niyo na po yung book na yun, andun po lahat. Nandun nga po kung paano matay yung 12 alagad ni Jesus. Diba? Bukod lang po kay John the Beloved, lahat po ng mga alagad ni Jesus, sila po ay namatay, violent, horrible death. Pero si John the Beloved, alam po natin, naranasan po niya na siya ay ilublub sa kumukulong mantika. Kaya lang nga po, dahil may purpose pang Lord sa kanya, nakaligtas po siya sa pamamagitan ng Himala. Hanggang sa siya nga po ay ipinatapon sa isla ng Patmos at doon niya na isulat yung Book of Revelation. Pero kung titingnan po natin ang church history at hanggang sa kasalukuyan po, alam po natin, marami pa rin masasabi nating mga heroes of faith, mga martyrs na hinarap po ang matinding persecution, no, mga parusa po, and even death just for the sake of the kingdom of God, just for the sake of defending their faith and the gospel. Now, kaya po kaya din natin yon? Mapalad po tayo sa panahon natin ngayon, hindi naman po natin nararanasan yung ganung uri ng persecution. Amen. So, what are the results? No, ano po naging resulta dito po sa nangyari po doon sa buhay ng tatlong magkakaibigan? Number one,
The unsurpassing power of the God of Israel was displayed when the three friends were spared from the blazing fire. So makita po natin yun sa Daniel chapter 3 verse 25. Look, Nebuchadnezzar shouted, I see four men unbound, walking around in the fire. They aren't even hurt by the flames and the fourth looks like a divine being. So nakita po natin, di ba, nung binalikan po nung hari at tinignan po yung pugon. Di ba, yung habang sinusunog po sila, habang nag-aapoy po, nakita po nila apat yung nilalang na nasa loob. Sabi nga, yung pang-apat eh, mukhang divine. So ano po nangyari? The name of the living God was exalted and glorified, and even the king acknowledged the supremacy of the God of Israel. So makita po natin dito, dahil niligtas nga po sila ng ating Panginoon. Sabi nga, nihibla ng buhok nila ay hindi nasunog, no? Hindi na ngamoy usok ang kanilang mga damit. Ang pangalan po ng ating buhay na Diyos ay naitaas, no? Nalwalhati. At mismo si Haring Nebuchadnezzar, kinilala po niya yung pagiging supreme ng hari ng Israel. Makita po natin yan sa verses 28 to 29 ng chapter 3. Then Nebuchadnezzar said, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel to rescue his servants who trusted in him. Therefore, I make the decree. If any people, whatever the race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb and their houses will be crushed into heaps of rubble. There is no other God who can rescue. So, ano po nangyari? Pangatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego were promoted to higher positions. Sila po ay na-promote pa pagkatapos po nung pangyayaring yun. Sabi po sa verse 30, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher positions in the province of Babylon. Amen. At makita po natin dito, ano pa yung nangyari? Yung pong mga tao na nagsumbong po ay sila po yung nagpainit nung pugon, sila po ay inihagis po. Amen. Pangalawa pong test na naranasan naman po, hindi po nung tatlo, kundi si Daniel naman po, ay yung test of obedience. At makikita po natin yan sa chapter 6. After King Nebuchadnezzar was ousted from his rulership, as fulfillment of Daniel's prophecy in chapter 4, another king took his place, Belshazzar. But this rulership did not last because he was killed, as prophesied also by Daniel in chapter 5, and Darius the Mede took over. So nung si King Nebuchadnezzar po ay naalis na po sa kanyang pagiging hari, at ito po ay nakita na rin po ni Daniel, na-prophesy niyo na po yun sa chapter 4. Meron pong pumalit sa kanya. Walang iba po kundi si Belshazzar. Pero hindi rin po nagtagal niya kanyang rulership dahil siya po ay in-assassinate. Na ito rin po ay na-prophesy ni Daniel sa chapter 5. At ang pumalit po naman sa kanya ay walang iba kundi si King Darius the Mede. Okay. Daniel found favor from this king because he proved himself more capable, responsible, faithful, honest, and wise among other administrators and princes. So makita po natin si Daniel dahil nga po yung kanyang gift, ano po, dahil yung po kanyang excellence, ay natuwa rin po sa kanya si Haring Darius. So nando po yung favor muli sa kanya. And this caused them to be envious, jealous, and insecure. Because of this, they conspired to make a plan to oust him from his position, but since they cannot find any fault in him, they targeted his faith and his way of practicing it. So yung pong mga satraps, yung pong mga princess, yung pong mga ibang mga namumuno doon, syempre po, nung nakita po nila na pinapaboran ni Haring Darius si Daniel dahil po sa kanyang katalinuhan, dahil sa kanya pong pagiging excellent, syempre, hindi po nawawala talaga yung kontrabida. So sila po ay nainggit, na-insecure po kay Daniel. So ano po ang ginawa nila? So they all agreed to make a law that will strictly be enforced that in the next 30 days, anyone who prays to anyone, divine or human, except to King Darius, will be thrown into the lion's den.
And they were successful in convincing King Darius to sign it. So nagkasundo po, nagkaroon ng conspiracy po, no, na sila ay gumawa ng decree o batas na walang pwedeng manalangin, no, ito man ay divine o tao, maliban lamang kay Haring Darius. At ang sino man na hindi susunod o susuway sa decree o sa batas na ito ay itatapon po sa lungga ng mga leon. At na-convince po nila si Haring Darius na pirmahan yung batas na yon. Siyempre, pag-utos po ng hari, hindi mababali. Sabi po sa Daniel chapter 6, 6-9, so the administrators and princes went to the king and said, "Long live King Darius. We administrators, prefects, princes, and other officials have unanimously agreed that your majesty should make a law that we strictly enforce. Give orders that for the next 30 days, anyone who prays to anyone, divine or human, except in your majesty, will be thrown to the lions. And let your majesty issue and sign this law so it cannot be changed." And Darius signed the law. Now, how did Daniel respond to the crisis or risk of death? First, he sought God first in prayer, knowing in his heart that only the most powerful God can intervene in this situation, and did not thought of talking to the king first to make an appeal or file a motion for consideration. Instead, he sought the King of Kings, which he served. Ano po yung unang ginawa ni Daniel? No? Ang una-una po niyang ginawa, siya ay lumapit sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dahil nandun po ang paniniwala niya sa kanyang puso na ang tanging ang makapangyarihan Diyos lang na pinaglilingkuran niya ang pwede pong mag-intervene doon sa sitwasyon na yon. Hindi po niya unang inisip na malakas naman ako siguro dito kay Haring Darius, baka naman pwedeng mag-file ako ng motion for reconsideration o makiusap, no, na accept na lang ako sa batas na ito kasi marami naman siyang pakinabang sa akin. Hindi po. Instead of going to the king, he first sought the King of Kings, which he served. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. So makita po natin, ang una pong ginawa ni Daniel, umakyat siya sa kanyang bahay, sa taas, kung saan yung bintana po ay nakaharap sa Jerusalem para po siya ay manalangin. Ano pa? He continued doing what he has been doing even before he became a captive in Babylon, and that is kneeling only to the living God of Israel and praying to him regularly in spite of the knowledge that it can result to death penalty because of disobeying the law of the kingdom of Darius. In other words, he chose to obey God rather than men. Alam po natin na habit na po ni Daniel ang manalangin 3 times a day. At tuwing mananalangin po siya, nandun po siya sa may bintana na kung saan nakaharap sa east o sa Jerusalem, kasi ganun po talaga yung kanilang kaparaan o yung kanilang kultura. So, makita po natin doon, imbis na sundin niya po yung utos ng tao, ang sinunod niya ay ang utos ng Panginoon. Ano po ba sabi sa Acts chapter 5 verse 29? Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." Now, we are commanded to obey and submit to government authorities and the laws of the land. But if it contradicts the commands of God and is against the principles of His word, we must choose to obey men because not all legal are moral. Yan. Isa po ito sa mga dilema po natin ngayon. Maging sa ibang bansa po, alam po natin sa Western countries, marami pong batas na naipapasa ang kanilang mga bansa. Tama po, inuutusan po tayo sa Romans, no, na tayo ay magpasakop sa mga nangunguna, namumuno sa ating bansa at sumunod sa mga batas. Po. Pero alam din po natin na hindi po lahat ng legal
ay naaayon sa salita ng Diyos. Katulad na lang po ng same-sex marriage, ng legalized abortion. Alam po natin sa Amerika at sa ibang lugar pa po, ito po illegal na. At marami pong mga kapatiran natin na mga ministro, magiging mga florist, mga bakers, mga event planners na sinasadya po nitong mga LGBTQ na lapitan para po mag-officiate ang kanilang kasal o kaya magpagawa ng cake o kaya magpakuha ng video and photo at tinatanggihan po nitong mga mananampalatayang ito dahil ang kanila pong katwiran, ang kanila pong pinanindigan, hindi namin tinotolerate yung kasalanan na yan na same-sex marriage. At ano pong nangyayari? Sila po ay nadidemanda. Sila po ay pinagbabayad ng malaking penalty. So, mahirap po, di ba? Pero ano po ang dapat nating sundin? Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Katulad nga po ni Daniel, hindi niya po inalintana na kahit mapahamak siya, para lang po panindigan niyo yung kanyang prinsipyo, yung kanyang conviction. So sa atin din po ba, kaya din nating pangatawanan ang ating conviction kapag dumating po yung time, halimbawa man, God forbids na ito po ay mangyari na rin po sa bansang Pilipinas at may lumapit sa atin na may ipagawa sa atin, na legal nga, pero hindi naman po moral. Okay. And because Daniel chose not to compromise his faith, the king, although it is against his will, had to impose the punishment for his disobedience, and so Daniel was locked down with the lion. So dahil nga po, pinili ni Daniel na huwag ikompromiso yung kanyang pananampalataya, si Haring Darius, although labag sa kalooban niya eh, labag sa kalooban niya kasi nalulugod nga po siya kay Daniel, pero hindi pwedeng baliin na po yung batas na yun. So kailangan po niyang impose yung parusang kamatayan dahil po sa hindi pagsunod ni Daniel at ano nga po sa pamamagitan ng pagpapalapa, pagpapakain sa mga leon. So the king gave the order and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, "May your God, whom you serve continually, rescue you." A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the rings of his nobles so that Daniel's situation might not be changed. Okay. Now, ano po makita natin dito? Daniel was not afraid to be locked down with the lions because he knew that Jesus, the Lion of Judah, will be with him. Makita po natin hindi po natakot si Daniel na siya po ay ikulong o i-lockdown kasama nung mga malalaking leon. No? Kasi alam po niya, sasamahan siya ng Lion of Judah, ang ating Panginoon. So ano po nangyari? Okay, tingnan po natin sa Daniel chapter 6, 19 to 21. Very early in the morning, the king heard out in the lion's den. When he got there, he called out in anguish, "Daniel, servant of the living God, was your God whom you worship continually able to rescue you from lions?" Daniel answered, "Long live the king. My God sent his angel to shut the lions' mouths so that they would not hurt me, for I have been found innocent in his sight." So, ito po natin, ano? Yung hari nga po, di ba, hindi siya nakatulog magdamag dahil nag-aalala rin po siya kay Daniel. At makita po natin, siya mismo na nanalangin din eh. Nawa ay iligtas ka ng iyong hari na iyong sinasamba at pinaglilingkuran. So ano po makita natin dito? Daniel proved to the king and all the people there that he is not wrong in worshiping, serving, and obeying his God, the most powerful God who was able to save him from the lion's mouth. So pinatunayan po rito ni Daniel na hindi siya nagkamali. No? At maging doon sa mga tao doon, no? Na hindi po siya nagkamali sa pagsamba, sa paglilingkod, at sa pagsunod sa kanyang kinikilalang Diyos, ang pinakamakapangyarihang Diyos, na iniligtas po siya mula sa mga bunganga ng mga lion. Okay. Ano po ang naging resulta? The king issued a decree to the people commanding them to fear
and revere the God of Israel. Inutusan, naggawa po siya ng utos, another decree. Po, na walang bisa na po yung unang decree. Na saan nag-uutos sa lahat ng mga nasasakupan ng kanyang kaharian na magkaroon ng pagkatakot at paggalang sa Diyos ng Israel. Pangalawa, those who maliciously plotted to kill him got a dose of their own medicine, which is to be thrown into the lions. Yung pong mga kontrabida, yung mga sulsulero, yung pong mga nainggit kay Daniel, sila rin po mismo ang nakatikim ng sarili nilang plano. At yun nga po, sila ang pinalapa doon sa mga gutom na leon. Now, ano pa? Daniel became prosperous during the reign of Darius until King Cyrus reigned. So, pinagpala po si Daniel. Lalo po siyang pinagpala sa kanyang patuloy po siya sa kanyang panunungkulan. Hanggang sa mapalitan na po si Darius, ni Haring Cyrus, siya po ay patuloy na naglingkod at pinagpala po ng Panginoon. Ang apat, Daniel was able to fulfill his God-given destiny, which is a prophet in the end time. So alam po natin na hanggang sa matapos po yung book of Daniel, makikita po natin doon, di ba? Marami pa pong mga pangitain, marami pa pong inahayag ng mga bagong salita, no? Mga fresh word, mga fresh revelation ang Panginoon kay Daniel na kung saan na isulat niya. At ito nga po ay patungkol sa mga mangyayari sa huling mga araw. Kaya pinag-aaralan po ito natin. Actually, sa Bible school po, mayroon pong subject na Daniel Revelation. Kasi pag binasa niyo po yung Book of Revelation, mas maganda po na basahin din yung Book of Daniel para mas lalo pong maintindihan. Okay. So, ito po yung mga thoughts to ponder natin dito po sa ating pinag-aralan ngayon. Number one, being a follower of God does not exempt us from persecution and fiery trials. Hindi po porke tagasunod tayo ng ating Diyos ay exempted na po tayo sa mga persecution at sa mga matitinding pagsubok. Alam na alam po natin yan. Kung naranasan po yun ni Shadrach, Meshach, Abednego, ni Daniel at ng mga iba pa pong mga heroes of faith, yung mga nauna sa atin, eh sino ba tayo kumpara sa kanila? Diba? Mararanasan din po natin yan. Pangalawa, God did not promise to exempt you to go under fiery trials, but He promised to see you through the fire. Hindi po pinangako ng Diyos sa iyo na is-exempt ka niya sa mga matitinding trials. But nandun ang pangako niya, sasamahan ka niya doon sa matinding pagsubok na iyon ng apoy. Ano ba sabi sa Isaiah 43 verse 2? When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Yan, gusto po natin kinakanta ito. Kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Ano pa pa? Your righteous, godly life will not please everybody. But we are called to be God-pleasers, not men-pleasers. Totoo naman po ito. Yung pong uri ng pamumuhay na may katuwiran o maka-Diyos, ay alam po natin na hindi po lahat ng tao ay mapi-please natin o malulugod sa atin. No? Pero tandaan po natin lagi, ang pagkakatawag po sa atin ng Diyos, ang utos po sa atin ng Panginoon ay maging God-pleaser, not men-pleasers. Especially po sa panahon ngayon, diba po, parang ang hirap mamuhay bilang isang mananampalataya. Kung saan ang mundo, alam naman po natin, very corrupt. No, very corrupt. Sa area ng politiko, alam na po natin yan, sa gobyerno, sa larangan ng gobyerno. Hindi porke righteous ka, godly ka, ay natutuwa sa iyo lahat. Andiyan na maraming maiinis, maraming magagalit sa iyo. Pang-apat, God answers the prayers of His children who are consistently connected to Him. Yan, isa pong katiyakan din yan.
Alam po natin na ating Panginoon ay dinidinig ang panalangin ng kanyang mga anak. Especially doon po sa talagang nakakonect sa kanya. No? If you abide in me and my words abide in you, ask anything in my name and it shall be given. So kung patuloy lamang po tayong naka-abide, naka-connect sa ating Panginoon, yung ating buhay po talaga ay committed sa Kanya, alam po natin na didinggin po niya ang ating mga panalangin. Ano pa? When you honor God, He will honor you. Amen. Makita po natin yan sa buhay po nung apat na mga kabataang lalaki na ito. All their lives, nandun po sila, sa, kahit po sila ay in captivity, dun po sa isang lugar na kung saan ay isang lugar na masasabi nating a pagan place. Ang kanilang mga kasama ay hindi sumasamba sa kanilang Diyos. Iba yung pamamaraan ng pamumuhay. Pero makita po natin, hindi po sila nag-compromise mula pa lang sa simula. Sa simula pa lang po ng pagdating nila doon, no? Hindi po nila kinain yung mga pagkain na ino-offer po ng hari hanggang sa kanilang pamumuhay po. Sa kanilang pagtatrabaho, nandun po lagi ginagawa nila yung trabaho nila. Honoring God. Kaya yan po sabi din sa atin, whatever you do, do it for the glory of God. So isang bagay ito na dapat din sigurong matandaan, especially ng mga nasa working place, ano, yung po mga empleyado, o kung saan ka man naman masukan, anumang klaseng tungkulin yan, kahit ang boss mo, ang employer mo, ang manager mo ay unbeliever. Bilang mananampalataya, dapat nandoon nakikita sa iyo yung excellence, ano, yung dapat kung sino nga daw yung pinakamasipag, yung pinakapunctual, yung pinakamagaling ay yung mga mananampalataya. That is one way of honoring God when you honor Him, no, doon sa iyong ginagawang trabaho. At ano magiging kapalit? He will honor you. Nakita po natin sa bungay ng apat na ito, paano sila pre-promote ng Panginoon. Okay. So pagtatapos po natin, during the 7-month quarantine, we were all being exposed. Dito po sa loob ng 7 buwan na tayo po ay nakaranas ng quarantine, lahat po tayo ay na-expose. Not necessarily to the virus. Kasi marami naman po sa atin, hindi naman tagal lumalabas. So maaaring hindi tayo na-expose dito sa virus na ito. But we have been all exposed by the virus. Lahat po tayo ay na-expose nitong virus na ito. Sa papanong paraan po? Exposing our weak sides. Na-expose po yung ating mga kahinaan. Exposing our dark sides. No? Mayroong mga bad side pa tayo. During this lockdown, na-expose po yun. Our addiction to comfort. Siyempre po, ano, sa tagal ba naman ang panahon, nasanay na tayo sa comfort. Ma-expose po tayo doon sa addiction natin sa comfort. Hinahanap-hanap natin yung comfort. Nagre-reklamo tayo. Our compulsion to hoard. Ayan, especially during the first month nung lockdown. Ano nangyari? Nag-stack tayo ng alcohol. Nag-stack tayo ng mask. Nag-stack tayo ng mga grocery. No? Marami sa atin. Kahit ayaw natin, nadamay tayo. Sumakay na tayo sa bandwagon of hoarding. No? Ayaw natin maubusan. Gusto natin ma-stack tayo. Ano pa? Our protection of self. Me muna. Ako muna. Kailangan ingatan ko ang sarili ko. Our sense of security. No? Yung false sense of security na exposed po yun. Saan ba nakasandig? O saan po natin hinahanap natin yung ating security? Our misplaced trust. Saan po tayo nagtiwala? Kanino po ba tayo nagtiwala during this pandemic or quarantine? And our true level of spiritual maturity. Lahat po yan na-expose during this quarantine. No?
dito po nagkaalaman sino na talaga yung mga spiritually mature. Diba? Nakita po natin sa church, maraming naging excuses. Yung ibang mga mananampalataya, maiintindihan naman ng Panginoon kung hindi mo na ako magbibigay ng tithes, ng offering, kasi mayroong crisis. Maiintindihan naman ng Lord kung hindi ako sumali dyan sa Zoom o sa live streaming kasi mahina ang internet sa bahay. Wala akong pang-load. O dito po, nagkasubukan, nasa na po ang ating spiritual maturity. Now, may the lives of these fantastic four, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, be an example for all of us how to live and survive victoriously in the domain where our King place us. Nawa po, yung buhay po nitong apat na kabataang lalaki na to, ay maging mga magandang halimbawa po sa atin. Kung paano po tayo mamumuhay, paano tayo makakasurvive na may katagumpayan, kung saang domain po tayo nilagay ng Panginoon. Di ba may kanya-kanyang domain po tayo na pinaglagyan ng Panginoon. Iba ay nasa business, iba ay nasa larangan ng military o kung saan man. May kanya-kanyang domain po na pinaglagyan sa atin ang ating hari. No? Nawa po, maging halimbawa sa atin itong buhay ng apat na ito na pwede po nating i-emulate o pwede po nating imitate, gayahin po. Amen? So, let us all pray. Father God, we thank you so much for your word that we have studied today. Thank you for the lives of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Lord, na sa pamamagitan ng mga buhay nila na ipakita mo sa amin, Panginoon, ang magandang halimbawa, Panginoon. Kung paano po kami magiging overcomers, victorious, O Lord, sa anumang mga crisis na dumating sa aming buhay. Dumaan man kami sa matinding persecution, pagsubok, Panginoon, na kung saan. Lord, nandun po, Panginoon, ang susubukin ay ang aming pananampalataya, ang aming katapatan, ang aming commitment, Lord. Kung nagawa po nilang apat, ay magagawa rin po namin, Panginoon, because you have given us the power to prevail and the grace to govern. Panginoon, nawa rin po sa lahat, Panginoon, ng mga nanonood, nakikinig, Panginoon. Sila man ay mga estudyante, sila man mga empleyado, sila man ay nasa ministry, Panginoon. Lord, maging halimbawa din po, Panginoon, ang buhay ng apat na ito na kung saan sila ay nag-excel sa larangan na kung saan sila nilagay ng Lord. At nando po, Panginoon, they honored you. They honored you. And thank you, Lord, because as we honor you, you will also honor us. Maraming maraming salamat po. Bless each one of us, O God. In Jesus' name, amen. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.